Hello, ayun na nga mga kapot-pot. Magandang gabi at nandito tayo ngayon sa Batcave. Magte-take off na kami nila Doc, Boss Jai, and Master Charles, and Sir Ian. How? Na hindi makakasama sa aming ride. Pero may kapalit siya. Si Ian How, papalitan ni Ian Wow. Ayan. So magche-check na kami ng aming mga gagamiting bike. Titingnan namin kung gano'ng kabigat ang aming mga dalang bike. Yan, umpisa natin sa bike ni Charles. Yo. Yo. Konti na yan, naka-folding pa. Una nga pala namin destinasyon ay Aritao. Yan, tingnan natin kung ilang kilo ang dalang bike ni Master Charles. Sinimbang ni Doc. Ayan, kitang-kita. Di ba kita? Di ba kita eh? Ayan, kitang-kita. Ano? Kilo? Ay, balitan. Ha? Kilo? Tika. Ilang kilo? 20. 20 kilo. Marita, 20. Ha? Hindi, 20 lang. 20 kilo ang kay Charles. Ang kay Doc. Folding din. 25, ala. Ilang kilo? Yo! Oop! Ilang kilo? 21, nakita ko na. 21? Ha? Tunay? Oo. 21? Yun, 21 kilos. Ahead ng 1 kilos kay Charles. Oop! Kitang kita, walang daya. Ayan. 21. And then, ito naman ang aking gagamitin na bike. Kaya mas, ready si ko na. Babagbot yung bike niyo. Dahil si Doc na, kaya-kayang Doc yan. Yan. Siyempre. Lumakata. Yun. Binota ni Doc. 20. 23 kilo. Ano? Ba't ganyan boses? 23! Ayan, 23 kilos ang bike ni Batman. Dalawang kilo lang lamang? 20. Hindi, may car kasi Doc na ano eh, mga gamit eh. Tools. Yun, and then kay Boss Jai. Paano to? Ayan. Boss Jai. Kay Boss Jai. Iyon, ang pinakamagaang. Ilang kilo? Yan. Ilang kilo ba, sir? 20. 20 rin. 20 kilos. Para sila ni Charles. Ito. Dala ko. So, yan. No? May bagay na dali si Charles sa iyo. No? Ito. Kiloy na. Ano yun? So, yan ang mga timbang na aming gagamitin mga bike. So, sa take-off namin, may bisita kami. Si JM. Ayan. Kasama naming nagmerienda at nag-dinner. Yan. And then si Master Ian How. Ah, kala ko ako eh. Yon. You know? Yeah. Iba kasama. Ako rin. Yon. Yon o. Ayun. Si Master Wow. Ian Wow. Yon o. Yan. So abang na lang kayo sa mga susunod naming ride. Makakasama namin si Master Ian. Sa ngayon ay busy pa siya sa kanyang Pagsayaw. Ayun o. Dito nyo o. Busy pa siya sa kanyang pagsayaw. Pagka na-establish na yung bike shop at pwede na niyang iwan, makakasama natin siya sa mga ride. At abangan nyo ang kanyang bagong. Yun. Sa bagong. Yeah, kita nyo oh. So soon, sa August, magkakaroon na ng Ride. Dito ko nga lagi. Ride. Yan. Okay. So mga pot-pot. Take off na kami mula dito sa Batcave papunta sa Aritao. Time check is... Anong oras na ma, sir? 9:30. Late kami ng 30 minutes sa aming take off kasi maulan. Paano pa kami? At nabusog sila eh. Sarapan yata dun sa ano, sa sabaw. So, let's go mga kapot-pot! Kita-kita sa daan! Ayun na nga mga kapot-pot. First stopover namin dito sa Gapan. Dito kami naka-stay ngayon sa Mercury Drug Store sa Gapan kasi may curfew pala dito. Ah, talaga? Kaya yung mga
7-Eleven, isarado kaya dito kami napadpad. So, umalis kami ng 9:30 sa Vat Cave. Medyo maulan. Kaya, ano, nakakapote kami. 9:30 kami umalis sa Vat Cave. Nag-arrive kami dito ng 12:45. And then, na-travel kami ng 66.6. Ikaw, kasi bumalik ka. Kami ay 64 kilometers from Bat Cave hanggang dito. So, yan. Lumagpas na naman si Charles kasi nagkapote kami nung ulan eh. Isa, hindi siya nagkapote kaya nabasang-basa. Oh. Yan. So, ito ang una naming hinto mula nang nag-take off kami sa Bat Cave. Medyo basa kami ng ulan. Maulan ang naging biyahe namin yun. Yan, si Doc. Bumili na rin ng ano, ng kanyang energy foods. So, papahingal lang kami ng ilang minuto, water break. And then, sanang next stopover natin, Doc? 50 ulit. Plus 50 kilometers ulit ang aming, ano. So, siguro mga ano kami, kabanatuan na ang next stopover namin. Ha? 50? Oh, San Jose. San Jose City ang aming next stop. So, alis kami dito siguro mga 1:20. So mag-rest lang kami ng mga 20 minutes or kahit na 30 minutes. Yan. Okay, yung ano. Maganda naman naging takbuhan namin. Dito kang lagi trangko at si Charles. Sunod ako, saka si Boss Jay. Yan. Okay, so mga kapot-pot. Unang stopover namin ay nag-consume ako ng 83 pesos. Ayan. So, ika-count nyo kung magkano magiging expenses namin sa travel na to mula Bat Cave hanggang makating kami ng Baguio and then makauwi kami. So, naka 83 pesos ako. Ayan. Si Doc, ayun ko kung magkano. Si Charles, ayun ko rin. Ayan. So, yung sa akin lang ang kinukwenta ko. Ayan. So, kita tayo sa next stopover namin, mga kapot-pot. Yun nga. Second stopover namin dito sa Tambahay. Ganda lang dito. Yan. At mula nang mag-stopover kami sa Gapan Nueva Ecija, 1:30 kami nag-take off. Pagdating namin ng Muñoz, nag-power nap kami ng 20 minutes. So mula Muñoz, dito kami magbe-breakfast sa Tambahay. Ayan. Si Doc, umorder na siya. And then si Ijay. And CR. At yun na nga, mga kapot-pot. Mula sa San Jose. Ay mula sa ano pala? Mula Gapan Nueva Ecija, Gapan City hanggang dito sa Tambahay na to, ano na to, San Jose City ay 67 kilometers. So mula Bat Cave hanggang dito nakaka 133 kilometers na kami. Yan. So ilang kilometro na lang at aahon na kami dun sa Santa Fe. Ano lang to, 40 kilometers na lang at nasa Santa Fe na kami. Oh, so magbe-breakfast muna kami, maghahanda muna kami sa bago kami umahon. Kakarga muna ng lakas. Ayun. So ayan, dito kami kakain sa Tambahay. Marami naman pa lang, marami kaming pagpipilian dito, may drink, rice, noodles and sizzling house, kambing, baka at pato. Ayun. Balesteros, Topsy Sizzling Avenue. Bulaluan, kambingan, papaitan at native manok. Topsy Lugan. Ayan. Daddy's Bugs. Ayan. Ayan ang mga pagpipili mo. At sa kabila, meron din. Marami rin nagkumakain dito. We stop over. Bago umakyat ng Dalton Pass. Ayan. So ito ang aming second na break time. Kakain kami ng Topsy Lug. Hindi pa alam kung magkano yung price ng Topsy Lug ni ate. Ayan. Ate, magkano yung Topsy Lug nyo? 120. Ayan, 120 ang Topsy Lug. So, umorder ako ng Topsy Lug. So, 120. At kanina ay 83
So, makakaano na ako ng 203 pesos. Yun. Makaka 203 pesos na ako. Merienda. Tapos, ngayon breakfast. Alright. Sige. Paano mga kapot-pot? Bibreakfast lang muna kami. At inahanda na yung aming breakfast. At pag-breakfast namin, sandali lang. Kapahinga kami. At yun, let's go na kami. Paakyat ng Dalton Pass, Santa Fe. Right. Okay. So yan mga kapot-pot. Medyo nakakano na ako. 203. Yan. Take note ah. Yan pa lang, yung pa lang nagagastos ko buhat nang nag-take off kami sa Batcave. Yun mga kapot-pot. Kakain muna kami mga kapot-pot ng breakfast. Kita tayo mamaya sa taas na ng Santa Fe. Then bababa na kami ng Aritao. Doon ang unang stopover namin. Doon kami mag papahinga. Matutulog. Siguro mga 12 nasa Aritao na kami. O 12 to 1. Yan. Aritao na kami. Kasi magpapahinga kami doon sa taas. Isusulit namin yung view doon sa taas. Kaya lang wala akong dalang drone. Kasi maulan. Hanggang ngayon basang-basa pa kami. Alright. So kita tayo doon mamaya mga kapot-pot. So yun. Ano nga mga kapot-pot. Ang in order nito ay Topsy Log. Sa akin din Topsy Log. Kay Jai is Hotsy Log. So yan. 120 ang Topsy Log. At yun nga pala. Teachers. Dun. Dun nag-breakfast sa taas. Nauna siya. Bumuntot sa ano sa tricycle. Hindi niya nakita tong kakain namin sa Petron. At nga pala mga kapotpot, meron tayong kaisa-isang kapotpot na nakakakilala sa atin dito. At siya ay si ayan Teo. Si kapotpot Teo po. Teo kanya mga kasama. Ayan. O shoutout naman sa Teo. Shoutout sa mga kapotpot dyan sa Isabel. Yun. Oy, shoutout sa mga kapotpot natin sa Santiago Isabela. Anong Santiago group? Santiago United Bikers. Santiago United Bikers. Yun. Yes. Ingat kayo mga kapotpot at mabuhay tayo hanggang gusto natin. Woohoo! So, salamat kapotpot tayo. Ito oh. Ha? At ito kami ngayon pala sa Karanglan, Nueva Ecija. Yan o. Ganda, yan, makikita nyo dito, bundok. Bababa na kami ngayon sa... medyo nag-stop over kami doon sa may 7-Eleven. Nagkarga lang ng tubig. Bumili ko ng isang malaking galon para sa aming apat na kakalaga ng 75. So, idadagdag ko sa expenses ko yun na 203 plus 75. So, nakaka-278 na ako na expenses sa aming paglalakbay na ito. Yan, mga kapot-pot. Ilang kilometer na lang at aakit na kami ng Santa Fe. Yun. So, mga kapot-pot, kita-kita tayo sa taas ng Santa Fe. Na. Thank you. Bye siha. See you soon. Mas. Cerah ni. Mas. Cepun cepun.
Yun. Tapos doon kami sa Santa Fe ng 12:30 PM at dito kami kakain. Ayun. Guys, tingnan natin kung ano ang ating makakain. Ayun. Dito kami o-order. Pero nakapag-login na kami. At o-order na lang. Yan ang pagkain dito. Manok. Dobo. Ayan. Ano, 65 ang order. At ang kanin ay 15 pesos. Ayan. So, 65 plus 15 is 80. So, ang lunch ko is 80. Plus 278. Ayan, dear. 278 plus 80 is 3. Basta ganun. Magaling ako magkwenta, magaling ako sa mate. Yun. Jai Master. 273 plus 80. Ayan, magamat muna tayo para alam nyo na kung oh, yun. Na-add pa eh. So, sa layo ng binyay ko, ito, na-ano na ako. 353. Ayan. So, buhat dun sa Batcave at ang naging ano ko na is 353. Merenda nung madaling araw. And then, break time namin nung umaga, breakfast. Tapos yung sa 7-Eleven, saka dito sa lunch namin. So yan, pasok kami dito ng 12:30. So matagal-tagal na rin kami yung biyahe. Nakailang kilometers na tayo? 200. Yes, 30. So nakaka 170. 188.79 kilometers. Yun. So, malapit na kami sa Aritao at doon kami mag magpapahinga. Ilang kembot na lang at nasa Aritao na kami. So, for the meantime, mag-lunch muna kami. Okay. So, kita tayo mga kapot-pot sa Aritao. Yun. Masarap. Masarap. At yun na nga mga kapot-pot. Nag-task down kami dito sa Aritao ng 3:30 kanina. So, nag-check-in kami dito sa Iliana Hotel na matatagpuan sa Aritao. So, hindi na ako nakapag, hindi ko na nahawakan itong GoPro. Kasi sobrang pagod, init. Pag-train namin dito, rest ng konti, shower, then tulog na. Nagising kami ng 9:30 PM ng gabi ngayon. Ayan. Ngayon lang kami mag-dinner. Kaka sa yung tulog? 4:30 ako. 4:10 ako man eh. Pagka shower ko. 5 hours. No? Oo. Tagal din ano? Ayan. So late dinner kami. Ang aming menu is yun. Sinigang na hipon at litong tilapia. So nga pala ang rate dito sa hotel is 1,100. Family suit yung nakuha namin. 12 hours. Yan. Yun. So, yun ay dadagdag sa expenses ko. Tapos itong food namin. So, bukas, malalam nyo kung magkano yung naging expenses ko ngayong araw na to. So, ngayon, mga kapot-pot, kakain muna kami. Then, papahinga. Then, bukas, ang ride namin is Aritao to Baguio by Ambuklao. Yun, nakakapot-pot. Guys, kakain mo na! Sige. Ayan. So, right. Ayun na ka. Second day na namin sa aming pagka-padya. Nagising kami ng 3:15 dahil mag-take off kami ng 4. Time check is Charles. 3:57.
350 yan. 356. Ayan. So dito kami tumuloy. Ayan. Ayan. Dahil kami natulog. Extra bed. And then nakapag kape na rin kami. And then nakapaganda na kami. So ang naging expenses namin, ang naging hatian namin is pagpa 525 kami. Nandun na yung bayad dito sa bahay, yung mga food na kinain namin. So, ang kwenta na ng expenses ko is kahapon ay 253 plus, 353 plus 525. So, yun na. Bali, 883 na yung total expenses ko first day namin. So ngayon, magkakaroon pa ng additional na expenses. So lahat nga ng detalye ng ride namin na to, bot sa pag-take off namin sa Batcave, yung time check, yung mga hinintuan namin, saka yung mga place na dinaanan namin, ay makikita nyo sa vlog ni Jay. Charles on TV, ayan. Dahil hindi namin kasama si Master Ian, kasama namin si Eddie Wow. Nandun sa kanya lahat ng detalye na ano. Sa akin yung mga lang stop over namin, then yung inano ko lang yung expenses namin buat dun sa pag take off namin, mga ride, then yung ibang stop over namin, saka ibang view na makikita ko sa daan. Yun lang ang aking matutunghayan nyo sa channel ni Uy si Batman. So magte-take off kami dito ng 4 a.m. So meron pa kaming 5 minutes o 4 minutes para magano handa. Gaman late kami ng mga 5 minutes pa. So mga kapot-pot, second day ride namin is from Maritao to Baguio by Ambuklao Road. Yun. Shortcut to shortcut. Shortcut, shortcut to. Shortcut madok. Yon. Shortcut na ito na. Way. So mga kapot-pot, kita tayo sa taas. Uhuy! Ayun o! Ganda ng view o! Sea of clouds! Oh. Kaya lang, mas maganda dun sa baba pala. Dun sa isang inintuan namin. Yan ang magandang makikita ng iyong mga mata. Yun. Halos ka-level na namin ang bundok, oh. Oh. Yun. Huh. Inaunahon namin, oh. Grabe. So, meron pa kaming nalalabing 9 hours sa bundok na to. Sa loob ng bundok na to. Kito ba? Di pa, puro awan pa tayo. Yan si Charles. Jai at si Mekaniko Martillo. So proceed na kami sa aming paglalakbay. Uhuy, ang ganda oh. Yun oh, doon. At ayun na nga po, ito ang aming first stopover buhat nang nag-take off kami sa Aritao. Ayan, mag-breakfast muna kami dito. Yan, si Mekaniko Martillo, Charles on TV, at mag-guest tayong dalawa. Say hi, yan, si Boss Jai. Dito kami mag-breakfast. Ang ano dito, 100 pesos per meal. Eh, kahit anong ano, order mo. And then, only rice, yun. So itong magiging first expenses ko for today, 100 pesos. So kahapon nakatotal tayo yung expenses ng 878 pesos. First day namin. Kasama na doon yung breakfast kahapon, meal, lunch, and then yung hotel na tinuluyan namin, pati yung dinner, and then yung coffee kanina. Yun. So ngayon, first day namin, ito ang aking first expenses. 100 pesos. Any meal, only rice. Dito 'yan matatagpuan. Pagbaba namin ng galing ng Aritao. 'Yun. So 'yan. All right. So mga kapot-pot,
Kung nakita nyo kanina doon, no? Yung sea of clouds, ang ganda. Sulit ang biyahe namin, sulit ang ahon namin. Tapos ang haba ng lusong. Yun. So mahaba-haba pa yung biyahe namin papuntang Baguio. Okay, so kakain muna kami, magbe-breakfast muna kami. See you guys later, mga kapotpot. Oh, yun na nga po, kapotpot. Nag-ride out na kami dun sa kainan namin ng breakfast. Eh, medyo takbong hayayay lang muna kami kasi medyo busog pa. So ang ganda ng mga ng tanawin dito. Yan, oh. Napapagitan kami ng mga bundok. Yan. Medyo patag pa tong portion na to. Pero mamaya expected ko na puro ahon kasi tatawid kami na, hindi ko malaman kung ilang bundok yung tatawirin namin. Kulang ko lang 82 kilometers pa ang lalakbayin namin bago namin marating ang Baguio City. Dadaan pa kami sa Ambuklaw Dam. Yan. Oh. Ganda ng view, sarap magbike. Ini-enjoy lang muna namin yung ano, yung ambiance ng lugar na to. Oh. Sarap. Yan. Alright, so mga kapot-pot, tatakbo na kami uli. Yun na nga. After ng naka 13 kilometers na ahon, so nag break muna kami ni Doc at yung dalawa naantay namin nandun pa sa baba. Nag break kami ni Doc dito sa may tindahan na to. Pinapay muna kami tsaka mineral water. So naka 75 pesos. So yun ang additional expenses ko sa araw na to, 75 pesos. Yan. Medyo mataas yung inahon namin, nasa ang elevation na namin is 983 elevation. Buat dun sa pinanggalingan namin. So mahaba-haba pa tong ano namin kasi 1400 elevation yung anhin namin pa, ang pinaka top dito, pinaka peak ng taas ng ano ng iraride namin ngayon, 1400. And then pagdating dun sa may Ambuklaw, yun yung pinaka mataas, 1600 elevation. Yun, so nasa ano pala kami, 983 elevation. Yan. So pahinga muna kami ni Doc habang inaantay namin. Siguro nandyan sila sa baba, konti na lang, lapit na yun. So plus 75 pesos. Kanina sa breakfast ko is 100 pesos. Yun, so kahapon ay naka 878. Ayan. So mga kapot-pot, yun na po ang ating ano. At kita-kita tayo mamaya doon sa may Ambuklaw Dam. Ang ganda ng view dito, kahit na ahon, kahit hirap kami sa ahon. Huh, sulit. The best. Oh, ang ganda dito sa taas. Oh. Ayan, mga taas ng ano. Yun, oh. Ahon pa yan. Yun pa yan. Paano mga kapot-pot? Itakits, mamaya. So, yun, mga kapot-pot. Yun, oh. Ito kami galing, oh. Lubuso kami doon. Pababalik sa bayan. Ngayon si Doc sa Kastard, si mga ahon. Tignan ko lang itong ano. yung baba nun, gulayan. So, pagka aani sila, yun oh. Dito nila yung ano, yun yun. Hihilahin nilang ganyan, yun oh, yun oh. Hihilahin to para umakyat yung nilalagyan ng gulay. Yun, doon nila yung ano, yun. Hanggang sa makarating dito. Ang galing na. Okay din sila. Parang hindi na nga naman panikpanaog doon. Kakagan lang nila doon. So yun ha. Ang ganda ng view dito mga kapot-pot. Oh. Huy! Sulit. Aha. So 77 kilometers na lang kami away sa Baguio City. So expected time namin na arrival doon is mga 4 to 5 p.m. kasi medyo ahon din yun. Yan.
So yan, so far. So far so good. Ayos. Okay. So mga kapot-pot. Okay na kami. Lalad ka na kami, mga kapot-pot. Malapit na kami sa ano? Ay, malayo pa pala kami sa Pantabangan Dam. Yun. Ito ang pinakamagandang daan ruta na sinuggest ni Doc. Yan. Yun ang galing kayo sa Manila, tapos pinakamalapit na ruta. Kung manggagaling kayo na Manila, pupunta kayong Baguio. Ito ang pinakamaganda ruta, pinakamalapit na ruta. Yan eh, ayon kay Doc. Okay. Woohoo! So, ayun na nga, mga potpot. Time check is 11:30. So, we're halfway na lang bago makarating sa Baguio. Pero mga ilang kilometers na lang, nasa Ambuclaw na kami. Magpapahinga muna kami at magla-lunch kami dito sa Viajeros Diner. Para kabot. Pito, bukod, benggit. Yan. Tayo sa kanilang kanilang area. Yun. So, yan. Ang menu nila ay yun na nga po. Ano to ate? Beef steak. Yan. Sliyan po. Then chicken. Then ano ulit. Then mga sabaw-sabaw na yan. So 100 pesos din per meal. Only rice din, kagaya dun sa baba, only rice din. So dito kayo magla-lunch ngayon. So 100 pesos rin ang madadagdag sa aking expenses. So 100 pesos nung breakfast, and then nung break time is 75 plus 100 ngayon. Yun. So yan, dito kami kakain ngayon. Alright. So sa order na kami, pot-pot na makakain na. At na makapag-proceed na kami sa aming biyahe. Ano na ito? Oh. Di ba yung 9 na yan? Alright, so tapos na kaming mag-lunch dito sa Viajeros Diner. Yan. Akalain nyo, dito sa Viajeros Diner, ay may libreng kape. Kaping barako ba yan ate? Yun, no? Kaping barako, may free kaping barako pa after naming mag-lunch. Yan, so after naming mag-lunch, magkakaping barako na kami. And then, pamaya-maya, pahinga muna. Ito mga 12:30. Ride out kami. Para ma-hit namin yung time namin na 5 PM ang dating namin sa Baguio. Pero pagka napasarap ng pahinga, baka hindi namin kayanin. So yun, maraming salamat sa mga ate dito sa Viajeros Diner. Kaya pagka mag-ride kayo from Aritao papuntang Baguio, for Baguio, from Baguio to Aritao, eh dito na kayo magpahinga at kumain. Yan. So mga kapatpot, so yun na nga po. Ayun na nga, akalain nyo, itong gulay na to ay hindi kikuya. Yan. Itong tanim na to na gulay, hindi to kay kuya kasi sayote. Yan. Ito pala ang ano ng sayote. May mga bunga na siya, oh, yan. Ito, yan. May bunga na siya, oh, yan. Yan. Hindi kay kuya itong ano na to, ah, gulay na to. Dahil sayote. Yan. Daming bunga din sa baba, oh, yan, oh. Yan. So mga kapot-pot, ito ang gulay na hindi kay kuya. Dahil sayote. Yan. Alright, gets nyo? Gets ko. Yan. Mga kapot-pot. Yuhuu! Ganda dito! Mapapaligiran ka ng pine tree. Kabilaan, puro pine tree. Ilang kilometers na lang matatanaw na namin yung Ambuclaw Dam. Ang ganda pa ng daan dito, oh.
yun. Yan, yan. Ito, puro ano oh. Puro pine tree. Ang ganda dito oh. Ano kaya ibig sabihin ng 110 yan mga kapotpot? Yan oh. Kaya yan yung ano, pagka may ginawa kang krimen, nakapatay ka. De 110. Di ba yun yun? Guess nyo ba mga kapot-pot? Di ba yan kaya yung ibig sabihin ng 110 na yan? So wala, let's go na. Ride out kami. Puti kaya mga kapot-pot. Oh. Yan ang aahunin namin. Hanggang doon. Uy, kanina. Haya-hayang buhay. Ngayon, ahon! Ang lupet, oh! Uhuy! Sarap mag-bike! Oh, yan, oh! Ay, ayun, oh! May sasakyan na yun, oh! But dun, aahonin namin. Gando sa taas! 1,800 below sea level. Ang ano yan, pinaka-peak. And then, sa kabila niyan is makikita na namin yung Ambuklaw Dam. Yun. So, let's go na mga kapot-pot. Si Doc ang lakas eh, nandun na. Si Charles saka si ano, nasa likod ko. Yun. Fight na mga kapot-pot. So yun mga kapot-pot, pahinga muna kami. Itong part na to, itong viewing deck na to is yan. Yung nakikita nyo na yan is part na ng ano yan, ng Ambuklaw Dam. Diyan umagos yung tubig na nanggagaling sa Ambuklaw. Ganda ng view dito yun. Umagos yung doon. Pero yung Ambuklaw Dam is nandito pa sa part na to. Ayan. Diyan sa part na yan. Mamaya-maya makikita natin. So medyo maulan eh. Kaya pahinga muna kami. Ayan. Ayan. Si Doc. Charles. Si Boss Jai. At syempre. Uy! Si Batman. So mga kapot-pot. Aha! Ang sarap. Wala akong masabi. Kundi ang sarap mag-bike. Yan, oh. Pero sulit naman. Magagandang tanawin ang makikita ng mata. Lupit, no? Ayun, no? Nakita nyo, doon kami galing. Doon, yun, no? Sa daan yun, umikot kami sa bundok na yan. Doon, sa kabila ng bundok na yan. Punta dito. Ayun, no, mga kapot-pot. Kung nakikita nyo yung mga yung white na yon, yun yung nilusong namin. Tapos ito yung inahon naman namin. Lupit, no? Alain mo. Nandito na kami ngayon. Malapit sa Ambuklaw Dam. Ayun. So, pero parang may ano dito. May, parang may hotel dito. May ano dun, no? Walang alam. Pero parang, kasi dito may restaurant dito. Ayan, no? Kuya, yun, no? Ano sila dito? Nagmerenda siguro sila dito. Ayan. So, kung ruruta kayo ng Baguio, yun ang pinakamagandang daan. Mula Manila, going to Aritaw, Aritaw to Baguio. Woo! The best! Wala kang masabi, kundi masarap mag-bike! Eh, kaya nga ni Sir Ian. Yan, anong sana mo Master Charles? Minsan hindi masarap eh. Dito parang hindi ako nasasarap mag-bike. So okay na mga kapot-pot at within 5 minutes ay ride out na kami. Yuhuu! Malapit na ang Buklaw and then see you guys later sa Baguio! Pupuy! So yun ako mga kapot-pot. Eh ito na yung Ambuklaw Dam oh. Yan. Yun oh. May mga fish pen doon, may fish cage doon. Ang dami rin oh. Ayan, ang Ambuklaw Dam. Oh, kaya lang mababaw lang ang tubig ngayon. Okay. Nakita na rin natin ang Ambuklaw Dam. Ayan. Ayan, oh. Ayan, mga kapot-pot. So, let's go na ulit. Alright. Eh, mga kapot-pot, tayo nakasalubong dito. Wala. Wala, Master. Hindi kasama. Tama.
May nakakilala sa ating mga kapotpot dito sa Akita ng Baguio. Magandang hapon po, madam. Uy. Yan, okay. Sa mga kapotpot natin, no? Nag-bike din sila sa Tinok, sa Highest Point. Yung ride namin no, ni Master Ian, saka ni Doc, saka ni... Ilan kayo? Yung Highest Point yun. Ah, yung New Highest Point yung pupuntahan namin ngayon. Ah, yun. Oo, sa Kabayan. Ah, doon pa sila pupunta. Kabayan. So, yun. Oo. Ay pala, marami pala sila. Number 7, number 8. Yun, mga kapotpot natin. Kapotpot natin. Magandang. Pero Manila, oo. Wala si po. Ian Howe eh. Wala po. Si Doc. Alright, so ingat po mga master. Right, pupunta doon pag yun. Muna kayo masikiron. So yun mga kapot-pot, hinabi kami ng pagdating dito sa Baguio. Pero bago kami tumuloy doon sa Transient House na tutuloyan namin sa Enchong and Cheng Transient House, eh, mag-dinner muna kami dito sa... Ate, anong ano to? Anong restaurant nyo? Ha? Ano? Alan's Restaurant. Ah, yan. Bago pumasok ng Baguio City dito sila. Ah, okay yung ano nila, yung food nila. 150 yung aming in-order. Tigil sa kami. Si Jai, ano? Shanghai Rice. Kami is Alan Special Rice. In-order ni Charles. In-order ni Doc. At in order ko rin. Oh, yan. Brown rice, chicken, and then gulay, at saka Shanghai is 100 pesos. So, i-add natin yung 100, 150 pesos pala sa aking expenses. Yun. So, yan. Mamaya is kukwentahin natin kasi yung Transient House pa is isasama natin sa expenses ngayong gabi, ngayong araw na to. So, yan. Umpisa no morning nag-breakfast kami is 100 pesos and then nagmerienda sa daan naka 85 ako and then lunch 125 pesos and then merienda ulit saka tubig sa break time namin naka 50 pesos ako and then yung additional na expenses niya na 150 sa dinner na to and then saka yung bahit sa Transient House. So okay dito sa Alan's restaurant, no? Magpasarap yung ano nila, oh. Okay. Mga si Charles, oh. Na ano pa, oh. So mga kapot-pot, kita tayo mamaya sa Transient House. Kukwento natin kung magkano talaga lahat ng expenses ko sa araw na to. So ayun na nga. Nandito na kami sa aming Transient House. Denise Transient House. Transient House. Ayan. House. Ayan si Boss Jai. Si Charles on TV. Yes, sir. Si Nikaniko Martillo ay bumili ng tubig. So, breakdown lang ulit tayo sa expenses ko ngayong araw na to. Nung umaga, nung nag-take off kami sa Aritao, nag-breakfast kami 100 pesos. Then nag-merienda kami naka 75. So 175. Then nag-lunch kami 100 pesos din. Only rice din. So 275 plus nag-merienda ulit kami tsaka tubig. Naka 50 pesos ako. So 275 plus 50 pesos is 325. And then nung dinner kanina naka 150. And then 150 plus 325 is 475 plus 350 ngayon sa Transient House na to. 350 ang ano namin. So 475 plus 350 is 825. So, tapos kahapon, 878. Yun. So, 2 days, kulang-kulang 2,000 ang naging expenses ko sa
pagpatsyak namin mula Batcave hanggang Aritao, and then second day mula Aritao hanggang dito. So kung ano kayo, mga 2K, ayan. Kasi minsan nalilibre ko ng tubig eh. Kaya medyo yun lang na ano ko yung expenses ko na natitipid ko. So yun. Yun ang total natin is Boss Jai, 825 plus 878. So yun ang expenses ko. Yun ang naging total expenses ko sa 2 days naming pagpadyak mula Batcave hanggang Aritao, and then Aritao to Baguio City. So yun ang isang ano lang na halimbawa ng kung magkano magagastan nyo. And then makakita pa kayo ng magandang view. Yun, maganda ruta rin yung niruta namin. Kaya lang kung tatanungin nyo ko, kung uulitin ko, eh magdadalawang isip ako. Pero okay, ganda, the best. So paano mga kapot-pot? Sana ay medyo may natutunan kayo at nalaman nyo kung magkano yung magiging expenses. So yung total, yung ano namin, yung na-dokumento ni Charles on TV, yung start nung ano namin, nung pagpadyak namin, mga time check niya, yung distance, then yung travel hours namin. So yan, abangan nyo sa Charles on TV yung buod ng pagpadyak namin mula Batcave. So ito lang akin yung halimbawa lang ng expenses na kailangan yung paghandaan pag nag ano kayo, na pumadya kayo ng 2 days kagaya ng miruta namin. So paano mga kapot-pot, maraming salamat at ito nga yung bell ng code. Uy, si Batman, at mabuhay tayo hanggang gusto natin. Huhuy! Salamat!